Magandang araw mga kabutingting. So ngayon gagawa tayo ng DIY mic lapel para sa ating pagbablog. So gamit lamang ang ating lumang headset at ang ating lumang USB cable. Actually sira na siya. So hindi natin papatagalin to. Simulan na natin! So unang gagawin natin mga kabutingting, puputulin lang natin or ihiwalay natin yung volume control. So nandiyan dyan po sa loob yung mic na gagamitin natin para sa ating lapel. Dahan-dahan lang ang pagtanggal ng mga kabutingting kasi baka maputol natin yung PCB board niya at baka masira yung mic na kukunin natin, kaya dahan-dahan lang. Maliit lang pala guys yung mic na kukunin natin, so tamang-tama yan sa lapel mic natin na gagawin. Susunod naman natin mga kabutingting yung 3.5mm jack natin. Kung mapapansin nyo, tatlo yung pinaka ano niya, line niya. Yan po ang gagamitin natin. Hindi po pwede yung stereotype na ano, 3.5 jack. So dahan-dahan lang din po sa pagtanggal. Mapapansin nyo sobrang luma na nung headset na ginamit natin. So yung ano niya, rubber niya, malagkit na. At meron din siyang ano, plastic coated na cover sa loob. Kaya medyo mahirap tanggalin. Dahan-dahan lang din kasi baka masira yung pinaka-connector niya sa loob. So mga kabutingting, habang pinapainit natin yung panghinang natin, i-assemble na rin natin o i-prepare na rin natin yung USB cable na gagamitin natin. So kung may mga nakatambak kayo dyan na USB cable, USB charger, ayan, tago nyo lang, baka kailanganin nyo rin sa mga susunod na project ninyo. So mga kabutingting, ang gagamitin lang natin yung red and black wire nan. Yung green at white tatanggalin natin yan. Kasi yan yung ginagamit para sa file transfer. At yung red and black naman, yan yung ginagamit sa positive at ground niya. Prepare na rin natin to. Hinangin na rin natin para mamaya paglagay natin, madali na lang, kakapit kagad siya. Ayan guys, dahan-dahan lang sa paghinang kasi baka masunog, mag-ground yan pag nasobran sa sunog. Pagtatapatin nyo lang yung positive sa positive tsaka yung negative sa negative, parehas po yun. Negative sa jack at negative dun sa mic natin.
So tatakpan na rin natin siya pagtapos. Lagyan natin ng electrical tape at saka ng heat tube or shrinkable tube para mas matibay. So ayan ang mga abutingting, pinagdugtong ko na yung ano, dalawang USB cable. So lagyan na rin natin ng heat tube. So meron din yung mga abutingting na ano, electrical wire sa loob. Plus yung heat tube para dagdag protection na rin sa wire natin. So yan mga kabutingting, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko hininang yung mic natin. So same process lang din ang ginawa ko dyan tulad dun sa 3.5mm jack natin. So pinagtapat ko lang yung positive sa positive tsaka negative sa negative or yung ground sa ground. Pinuputol ko na rin para ano, mag-cashier rin sa heat tube natin mamaya. Hindi ko na siya hiniwalay dun sa PCB board. Para dagdag protection na rin at dagdag tibay sa lapel mic natin. So lagyan na rin natin mga abutingting ng electrical tape para mag-stick po yung ano niya, yung hininang natin tsaka mag-steady yung lapel mic natin. At lalagyan na rin natin siya ng heat tube para dagdag protection at dagdag tibay na rin. So make sure lang mga kabutingting na yung heat tube natin medyo pasobrahan nyo ng konti. Lalagpas nyo doon sa lapel mic para siguradong kakapit yung, ano, yung heat tube doon sa lapel mic at sa wire. Pag medyo may sobra, gupitin nyo lang ng konti. Yung saktong-sakto lang. Ayan, medyo may sobra siya. Guguntingin ko na lang yung mga kabutingting mamaya. So, ayan naman guys. So, i-DIY na rin natin yung clip natin. So, wala tayong clip. Ang ginamit ko lang plaster or leucoplast. Ganyan po ang paglagay. So pagdidikitin nyo lang siya guys, yung tamang-tamang sukat lang din at tamang-tama lang din sa gusto ninyo. Susunod naman natin yung ano, pagkakapitan nung isa pang layer ng leucoplast natin. So mas effective siya guys para sa akin at mas malinis tignan kumpara doon sa nakaklip na nakalitaw kapag nasa video. Pag nagbibideo ka nakalitaw yung lapel mic. Eto guys nakatago. So ilalagay mo lang siya sa dibdib or sa balat mo para mas masasagap yung vibration ng boses mo. Mas malinaw. So makikita nyo yung resulta mamaya. Tip ko nga pala mga kabutingting, para sa mas magandang resulta ng ating lapel mic, so i-download ninyo yung open camera. So ito na nga guys yung finished product natin na DIY lapel mic gamit yung sirang headset natin tsaka yung sirang USB cable. So pinagdugtong ko na lang yan guys ha, kung papansin mo dalawang kulay yan kasi dalawang pirasong USB cable yan na pinagdugtong. So mahaba to, mga 3 meters yung haba niya. So yung lumalabas po na audio ay galing po dyan sa ating ano, na cellphone. So mamaya iti-testing natin to kung malinaw ba or malakas yung audio natin or mag-i-improve ba yung audio natin gamit tong ating DIY lapel mic.
sa pinakita ko na sa inyo guys kanina kung paano ilagay itong ano or paano maglagay ng plaster or leukoplast. So gagawin mo lang yan guys, kakabit mo sa katawan mo or sa balat mo para mas masagat niya yung vibration or yung boses ng ano na lalabas sa iyo. Ayan, kabit lang natin ah. Testing natin. Ito na yung moment of truth. Okay? Ayan. Testing natin. 1, 2, 3. So guys, kung mapapansin ninyo, luminaw. Luminaw siya. Ayan. Testing, testing. Attention please. Testing, testing. Attention please. So, yung gamit natin na DIY lapel mic, ayan. Effective siya. So lalong-lalo sa mga nagsisimula pa ng channel nila na wala pang pambili. So ito, mas makakatipid ka. Ang kailangan mo lang sirang headset at saka sirang USB cable. So tamang-tama 'to sa mga nagsisimula pa lang ng channel nila, so wala pang pambili. So mag-DIY lang muna kayo para hindi kayo magastusan. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. At paki-hit niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga videos, lalong-lalo na sa mga DIYs. And then yun lang guys, God bless and peace out.